Hello mga katuts! Welcome back to my channel. This is Doc Noy, ang inyong raketerong bibista. At sa mga katuts natin dyan na bago pa lang sa aking channel, don't forget to subscribe at i-click ang notification bell para maging updated kayo for my upcoming videos. For today's vlog, sobrang interesting nito mga katuts dahil ito'y napapanahon at nauuso. Sobrang pinapangarap na ito ngayon ng mga ating mga katuts dyan, lalo na yung mga millennial. Usual na nakikita natin sa mga artista, mga influencer at yung mga beauty queens, yung tipong mapapa-wow ka na lang. At ang ganda at napaka-perfect, ito yung veneers. Halo, halo, halo mga katuts! Ano ba ang veneers? Ito ay ang cosmetic dental procedure na kino-cover or tinatakpan yung front teeth. Pwede nito i-change ang color, shape, size, or length ng ngipin mo. Sa ngayon, mas pinapagawa na ang veneer compare sa crown. Bakit? Dahil dito sa veneer, minimal or maliit lang na reduction ang binabawas dun sa front na teeth. Minsan nga, wala pang bawas eh. Kung compare natin dito sa crown, ang crown ay magbabawas ka ng buong structure ng ngipin mo, yung enamel portion. So, malaki talaga ang binabawas sa crown para ipasok or gawin ang crown. This time, para mas ma-appreciate nyo ang veneers dahil sa ngayon sobrang usong-uso talaga ito, bibigyan ko kayo ng idea kung ano ba ang meron dito sa veneers. Halo, halo, halo mga katuts! The main function naman talaga ng veneer is aesthetic. Meaning, nabibigay talaga nito yung total transformation beyond yung expectation nyo dun sa ngipin nyo. Yun yung mga bagay na dati nakikita mo lang sa mga patalastas ng toothpaste na perfect smile. Ngayon, kahit ikaw, kaya mo nang magkaroon ng perfect smile with veneers. Nice. Aside from that, importante ding malaman nyo kung ano yung shape or yung hugis ng mukha nyo para bumagay yung veneers na ipapagawa nyo. Dahil meron tayong apat na major categories ng shape ng mukha natin. Merong heart, oval, round, at saka square shape. Pero, kailangan nyo din malaman, pag magpapagawa kayo ng veneers, kailangan na kailangan alam mo kung saan yung dulo ng smile mo pag nag-smile ka para ma-achieve mo yung total transformation. Especially kung papapalitan mo yung haba, yung color, yung size ng gagawing veneer sa'yo. Dahil ito naman talaga yung nakikita eh. Diba? For example, pag nag-smile tayo, taas talaga yung nakikita. So, titingnan mo yan. Ngayon, pag nakita mo na ay anim lang yung nakikita, pwede ng anim ang ipagawa mong veneers. Pero, kung yung nakikita ay medyo mas likod, kita yung pang-8, dapat 8 veneers ang ipagawa mo. Pero naman, kung sobrang wide ng smile mo, yung ganon, yung normal na smile mo, wide talaga, kung 10 yung nakikita, normally hanggang dun lang naman eh. So, 10 talaga yung ipapagawa mong veneers. Bakit? Dahil, syempre, ang pangit naman kung nag-smile ka, hindi mo pa, yung kita sa smile mo, pag side view mo, iba yung color, iba yung size, iba yung shape, ang awkward, di ba? So, dapat alam nyo dapat yun, mga katuts. Kung heart shape kayo, ito yung mga mukha na hugis-bigas, yung mga pinagpala, ang bagay na veneer sa inyo ay yung tip rounded at saka short lang yung veneers mo. Oval shape. Ito yung mga pahabang muka. Mas bagay sa inyo yung square na veneers dahil nakakatulong ito para to add yung fullness ng face nyo. Round shape naman, yung mga face na bilugan. Mas maganda yung veneers kung longer or mas mahaba para it helps to pronounce your face. Square shape, ito yung mga muka na mapapanga. So, mas maganda kung rounded yung veneers na ipapagawa nyo para mabalance or masoften yung features ng mukha nyo dahil medyo masculine pag mapanga tayo. In terms of gender naman, kung babae ka or trans ka,
mas maganda yung veneers mo kung rounded yung tip, tapos medyo ipapa-slim mo para yung illusion na medyo maliit. Meaning, ang lakas makababae or maka-feminine ng veneers mo. Kung lalaki ka naman, mas babagay sa'yo yung veneers kung square ang shape nito para mag-add doon sa pagka-brusco or pagka-masculine mo. Ang mas interesting pa dito sa veneers, kayang baguhin ang color ng ngipin nyo. Since nga, artificial na lang yung gagamitin natin, may tulad ng mga composite, porcelain, or zirconia, ma-achieve nyo talaga yung pinapangarap na color na gusto mo or kulay ng ngipin na gusto mo. Sa site ako ng example. Meron ako ditong shade guide. So, pag may veneers kami, pinapapili namin sila dito. Ito yung mga color na pwede nyo magpagpilian kung gusto nyo magpa-veneers. Meron madidilaw, yung mga natural looking lang. Merong medyo light yung color, may mapuputi. At ngayon, meron na ring mga bleach color. Ito na yung mga pinakamaputi. Ito yung mentos color na pag nakikita nyo sa mga artista or sa mga beauty queens. Siyempre, pag nagpapagawa tayo ng veneer, since babaguhin na nga natin, mas pinapangarap talaga natin yung pinakamaputi or yung maputing ngipin. Pero, paalala lang, ako bilang dentista, may binabagayan din yung color. Kaya nga minsan, lalo sa mga influencer or sa mga public figure, mga artista or beauty queens, hindi talaga naiiwasan na i-bash sila or may mga panlalait kahit naka-veneer sila. Dahil, yung color na pipiliin din natin, kailangan din natin ibagay dun sa skin tone ng ating balat. For example, maitim ka or kayumanggi ka, kailangan yung mga color na mababagay sa'yo yung hindi ganun kaputi. Okay? Pero kung alam mo maputi ka, pwede ka magpagawa ng sobrang puti. Pero syempre, at the end of the day, kung talagang pangarap nyo talaga na maputi ang ngipin nyo, kahit na ano pang sabihin ng iba, pwede nyo pa rin piliin yung pinakamaputi na color ng veneers. Halo, 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 mga katut! So, let's proceed naman dun sa pwede nyong pagpilian na veneers. So, may dalawa tayong klase ng veneers. Ito yung direct at indirect veneers. At may materyales na ginagamit dito sa veneers. Ang pwede nyong pagpilian, yung composite veneers. So, pwede siya maging direct at may indirect. Ang porcelain at zirconia naman na materials, sa indirect veneers lang siya pwede. Direct composite veneers. From the word itself, direct, direktang ginagawa ng mga dentista ang veneers sa bibig nyo. Composite, ito yung materials na ginagamit namin dito sa direct composite. So, ito yung usual na ginagamit pag may mga sira kayo, yung magpapapasta kayo, yung fini-fill namin. Pero, dahil nga veneers, kailangan maganda talaga yung maging color ng ngipin nyo, may mga special kami na ginagamit na pampasta. Itong special na pampasta ay medyo expensive siya, pero mas matibay. At the same time, mayroon tong special na mga opaquer. Ano ba ang opaquer at ano yung purpose nito? So, for example, yung ngipin nyo may nawawala ng structure or madilaw yung ngipin nyo. Pag nilagyan natin ng opaquer, mabablock niya yung pagka-dilaw or yung nawalang structure. Kaya, ang ginagawa nito, pag nilagyan ka na ng pasta, yung sa final na, yung sa enamel portion, nalalaro namin yung kulay. So, dito sa paglalaro namin ng kulay, na-achieve namin yung natural looking appearance ng ngipin na naka-direct veneers ka. So, ito yung example ng direct composite veneers. Kung makikita nyo, sobrang natural looking at sobrang ganda ng result nito.
Advantages of direct composite veneers. Una, less expensive. Mas mura at mas affordable naman talaga siya kung i-compare sa indirect veneers. Pangalawa, one visit procedure siya. Kayang matapos ng ang veneers mo in 2 to 5 hours. Depende syempre yan kung ilang veneers ang ipapagawa mo. Number 3, color match to your teeth. Gaya nga ng sinasabi ko na kaya talagang ma-achieve yung pagka-natural looking kahit naka-veneers ka. Pang-apat, easier to fix. Dahil kayang i-repair on the spot kung may mga minor problems kang makita or may mga wanting changes. At the same time, kung mag-fracture or mabasagan ka ng veneers mo pag-uwi mo or ilang araw man, pwede mong ibalik sa dentista. Madali lang ayusin yan. So, meron kaming ginagamit na materials para i-roughen yung composite at meron kaming pang-band ng composite to composite na materials. Dito rin sa direct composite veneers, para mas tumibay yung ginagamit namin composite, meron na rin kaming ginagamit na may mga zirconia fillers na materials. Ang kagandahan pa, may mga manufacturer na rin na naggumawa ng mga zirconia fillers. So, pag inano mo yung zirconia na materials, matibay talaga siya. Disadvantage of direct composite veneer. Una, not durable as other types of veneers. Dahil nga mas matibay pa rin ang indirect veneers. Pangalawa, yung lifespan. 5 to 7 years lang pwedeng tumagal ang inyong veneers. Pero, kung maingat ka, kayang tumagal ng 10 years. Pero kung hindi ka maingat at kumakagat ka ng matitigas na pagkain, pwedeng matanggal or masira ang veneers mo in just ng less than 5 years. Number 3, prone to discoloration or staining. Dahil nga itong materials na composite, pag hindi ganun na polish ng dentista, nag-a-absorb ito ng stain. So, hindi to advisable kung mahilig ka sa coffee, teas, or naninigarilyo ka. Halo, 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 mga katut! Indirect veneers. From the word itself, indirect, hindi direktang ginagawa ang veneers sa bibig ng pasyente. So, ang ginagawa lang namin ay binabawasan namin yung harapan ng ngipin. Pagkatapos nun, susukatan namin yung pasyente, magduplicate kami ng cast. Itong cast ibibigay namin sa laboratory, then sila na yung gagawa ng veneers. May tatlong materials ang indirect veneers. Ang composite, porcelain or emax, at ang zirconia. Para mabigyan ko kayo ng idea sa pag ginagawa ang indirect veneers, ang unang proseso na ginagawa namin ay i-assess muna namin yung ngipin ng pasyente kung candidate for veneers. Kakausapin namin yung pasyente, magbibigay kami ng idea ng mga veneers na pwede ba bagay sa kanya or maganda para sa kanya. Pero, siya pa rin yung magde-decide kung gusto niya talaga habaan yung ngipin niya, islim yung ngipin niya, or kung ano man yung color and everything. After that duplication, so may cast na kami, so yung cast na yon dinidesign na namin, ginagawa namin yung veneers base dun sa gusto ng pasyente. So, ito yung tinatawag na smile design. So, wax pattern yung ginagawa. Gumagamit kami ng wax. Tapos, pagkatapos namin gawin ito, ipapakita namin sa pasyente kung nasatisfy siya dun or makita niya na yung possible result or outcome ng veneers na gagawin sa kanya. To add lang, may ibang ways pa na ginagawa. For example, tulad ko, ang ginagawa ko na smile design ay direkta dun sa pasyente. So, pinapastahan ko yung ngipin, inaayos ko pati yung gulma, yung kung gusto niya mahaba. Tapos ipapakita ko na yung result, ng possible result. Then may ibang way din na isi-send lang namin yung picture ng ngipin ng pasyente sa technician. Tapos through computer, gagawa sila ng digital na smile design. After nyan, yung gagawin na is preparation na. So, ipiprepare namin yung ngipin ng pasyente. So, depende yun sa case, may mga
no prep, mayroong babawasan talaga. Then, pag okay na yung preparation, susukatan namin yung machete. Dito sa pagsukat, gumagamit kami ng special na panukat, which is hindi yun yung normal na sinusukat pag nagpapapustiso kayo. Then, iduduplicate namin ito. Then, maduduplicate na siya ng cast. Tapos, yung cast is send namin sa laboratory. Tapos, yung laboratory na yung gagawa ng veneers kasama ng smile design para alam nila kung ano yung veneers na gagawin nila. Naglalagay ng temporary veneers para habang hinihintay ng pasyente ang veneers na ginagawa ng technician, makakauwi siya ng maganda ang smile. Pag nagawa na yung veneers ng technician, ibabalik na sa amin yung veneers, tapos itatrial namin ito sa pasyente. Yun yung trial. Ano yung purpose ng trial? Para makita ng pasyente kung ano yung nagawang veneers. Para kung may mga changes, may mga minor changes na gusto niyang ipabago, mababago pa before idikit yung veneers niya. Then, pag nasatisfy na siya, binalik na ulit, okay na, satisfied na siya sa veneers, sa trial, then, yun na yung process na ididikit na namin permanently yung veneers, may ginagamit kami ng pandikit for it. Advantages of indirect veneers. Una, most like natural in appearance. Ito yung veneers na mapapawaw na talaga dahil sa sobrang ganda. Ito yung pinapagawa ng mga mostly ng mga artista or ng mga beauty queens. Pangalawa, stronger kung ikukumpara sa direct composite. Mas matibay talaga ito. Yung life, kasi yung lifespan nito ay napakahaba. So, kaya nito tumagal na 15 to 20 years. Pag maingat kayo, maging totoo tayo, nandito tayo sa Pilipinas. Pag nakikita natin yung veneers natin na maganda, maganda pa, hindi natin ito pinapapalitan. Kaya nagiging permanent veneers na ito. At kung hindi ka naman maingat, less dun sa lifespan. Lastly, highly stain resistant siya. Meaning kahit anong inom mo ng mga makukulay na pagkain or inumin, kung mga coffee lover kayo or tea, at saka nag-smoke kayo, hindi talaga ito kakapitan ng kahit anong stain or paninilaw. Very good ito sa mga gustong i-achieve yung white, yung permanent na whitening. Especially kung yung pipiliin nyo indirect veneers ay yung materials na porcelain or emax at ang zirconia. FYI lang, since composite nga siya, possible pa rin siya makapitan ng stain or paninilaw. Disadvantage of indirect veneers. Una, more expensive. Mas mahal talaga siya kung ikukumpara dun sa direct composite veneer. Pangalawa, 2 to 3 visit ang kailangan mo dito sa veneers na to. Usually, 5 to 7 days bago matapos ang veneers mo. Lastly, cheap or broken, repairing is not easy. Kasi nga, pag nabasagan ka, especially pag yung veneers mo na indirect is porcelain or zirconia, kailangan palitan ito. Example, yung isang ngipin mo yung nabasag, papalitan yung isang ngipin. Unlike dun sa composite na pwede siyang i-repair. Kaya since may composite naman na indirect veneers, dun pwede yung i-repair. Halo, 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 mga katut! Additional information tayo. Sa indirect veneers, meron ng CAD-CAM. Ano ba yung CAD-CAM? Ito yung computer-aided design or computer-aided manufacturing. So since high-tech na tayo ngayon, pinasok na rin sa dentistry ang pagka-high-tech using the computer. So una, didesignan mo na yung ngipin. So with this computer, mas magagawa yung golden proportion na pinaka-importante sa veneers dahil sobrang sukat na sukat yung pagka-even ng parehas ng ngipin. So all throughout that ngipin, talagang makikita mo na symmetrical, pantay na pantay yung pagkakagawa ng veneers mo. So kaya sobrang ganda ng result ng veneers mo. So yung procedure na ginagawa dito sa CAD-CAM, so, pre-prepare muna namin yung ngipin ng pasyente. Then, hindi na kami nagsusukat.
may nilalagay na lang na intraoral scanner, tinututok namin dun sa ngipin ng prepare namin. Then, directly, makukuha na agad yung 3D na sukat ng ngipin dun sa computer. Then, yung computer, from that design, so nilapat na dun sa prepare namin, so meron black or yung materials na gagamitin, for example, yung porcelain. So yung machine na yung magduplicate nung design na galing sa computer dun sa machine. So ang result ng veneers mo is sobrang perfect dahil computer aided na siya. Mga ka-toots, aside from aesthetic or yung ganda na ibibigay na sa atin ng veneers, may ibang function din itong veneers. It can protect our tooth or teeth from damage. Since nga naku, in-offer natin yung ngipin natin, may iwasan natin na masira yung tooth structure. Secondly, pwede din ito ma-restore or maayos kung may mga cracks tayo or nabasagan tayo ng ngipin, may mga gaps tayo sa ating mga ngipin, at kung may mga white spot or ma-staining or paninilaw ng ating ngipin. Aside from that, hindi lang pag sinabi mong veneers para sa madaming ngipin or sa lahat ng ngipin, pwede rin itong gawin kahit isa lang or dalawa lang yung may problema mong ngipin. Mga ka-toots, paalala lang sa mga nagbabalak magpa-veneers dyan. Bilang dentista, through veneers, kaya namin ibigay yung smile makeover or yung perfect smile na hinahanap. Pero, kung nag-e-expect kayo na pati yung physical appearance ng mukha nyo or magiging kamukha nyo yung mga artista na iniidolo nyo, Diyos ko dahi, pumunta kayo kay Belo. Dentista po kami mga ka-toots. At sa mga nagko-compare ng veneers nila sa veneers ng iba, mali po yun. Dahil case-to-case basis ang appearance ng smile nyo at yung mga sizes ng mga ngipin. So, dun nakadepende yung magiging outcome ng veneers nyo. Mga ka-toots, kung may mga questions or may mga gusto pa kayong malaman about veneers, just comment down below at gagawa natin ng content for my next vlog. Once again, this is Doc Noy. Paalala, kung gusto mong mabuhay ka, mag-toothbrush ka. At kung gusto mong mabuhay ang iba, huwag kang huminga. Ha! Halo, 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 mga ka-toots!